in December 20, 2013. Iba sa chocolate factory. Oh, and ang balita ko, they are the youngest among the organizations here. O kasi nakalimutan ko bigla. Nakita ko lang yung mga pictures nila kanina kasama si Mayor Ed Pamintuan eh. So, bagong in what's the word? Induct. I am so not good with words. Anyway, bago pa akong magkalat ulit dito, please, ladies and gentlemen, let us welcome the Agala City Musicians Guild Incorporated. Welcome! Woo! Welcome to G99.1, your guest at hindi lang yan, DJ Aki. Alam mo ba, nakakapiling natin ngayon, ang isa sa mga pinaka-sikat na veteran actor sa bansa. Tama, na-excite me. Hindi kasi yung treasurer nila, ang pangalan niya si Manoy Eddie Garcia. Oo nga. Pero iba yung kamukha niya, hindi ko na sabihin kung sino yung kamukha niya. Kasi mahirap na. Mahirap na. Anyway, welcome sa ating chairman na si Sir Caloy Pamintuan. Welcome po to GB99.1, your good vibes. Thank you very much. Parang kayo po yung kamukha ni Eddie eh. Okay. Kamusta naman po ang inyong ACMGI? Okay naman, marami rin kami nagiging plano, magiging plano pa rin. Actually, still, we are trying to invite all musicians na hindi pa member. But this is open to all musicians? As long as you are a musician. Pero kahit saan po, dapat taga Angeles City ka? Karamihan po dito sa Angeles City. Mm-hmm. Pero welcome po yung ibang. Welcome pa rin as long as they are musician. Nagiging honorary member sila. Mm-hmm. Sir Chairman, kanino po ba brainchild itong guild na ito? Sino po ba nakapag-isip na okay, gagawa tayo ng ganitong guild para sa ating mga musicians here in Angeles City? Actually, marami nang nagtangkang gumawa niyan. Actually, way back in 60s, late 60s, Apo. Natayo na yan eh. Kaya lang hindi na siya naging transfer. Mm-hmm. So ngayon, due to sa mga pag-iisip nila ng presidente namin, si Mr. Roger Faustino, at naibuo ito nung July, no? This year, July. So, until then, sinimulan na namin mag-hanap ng mga members namin. Fortunately, we have already about 200 members. Mm-hmm. Wow! 200 members! Not bad! Kahit na July pa na sa nagsimula. We already have a big group na. Anyway, sir, yaman din labang na inintro ka ni Sir Caloy. Ang ating presidente naman, we have Sir Roger Faustino. Ayan, tulad nga sinabi ni Sir Caloy, sa inyo daw po nang galing ang idea na buuin muli itong Angeles City Musicians Guild Incorporated. First of all, yung pagpati ko sa GB, okay? At sa mga listener na. Actually, siguro yung panahon, kumbaga, hindi naman namin sasabihin, hindi ko sasabihin sa iyo na kami paalis na. Mm-hmm. Pero I think this is the right time. Mm-hmm. Kasi marami nang nag-attend. Opo. Natulungan ang ating mga musikero, likas na tiga-Angeles. Mm-hmm. Pero hindi nagbibigyan ng pansin. Mm-hmm. And this time, pinag-isipan namin maligi, ano ang dapat gawin sa ating mga musikero. Lalo na nasabi natin yung special skill ang ating mga muskero. Pero pagdating sa financial capacity, hindi nila na-abot. Yung iba, kung hindi mo susuportahan at papaliwara, kasi wala silang shoulder to lean on. Nung kami po ay dating mga banda na dito ng panahon ng American, kami po yung sumusuntok sa buwan. Kaya ako po nasabi yun, kasi kung may problema, wala po kami matainan. Mm-hmm. This time, pinag-isipan namin yun. Kaya po tinatakot ito. Kaya yun po namin na mag-benefits para sa lahat ng musikero ng Angeles. Sir, if I may add, sa amin, kaman ng mga DJs dito, we always observe when we go to different bars and kahit yung mga kapitbahay lang namin, yung mga performers sa mga ilang barangay, mga intermission number, we could observe na ang daming talento na pwedeng ma-harness dito sa Angeles City. Hindi lang sa Angeles City, pero sa buong Pampanga. Pero parang yun nga kulang ng suporta, kulang ng exposure, kumbaga.
But the real thing, pwedeng tapatan ang mga talents natin dito sa Pampanga, yung mga talents sa Manila. Pwede rin natin sabihin na there's a big possibility na mas magaling pa itong mga taga-Angeles in doon. Kasi yung pagkakaiba nila, kahit na sila nasa Manila, they've been trained by professionals. Pero dito, totoong buhay ang nag-train sa kanila, kumbaga. I'm sorry. Para totoong buhay nag-train sa kanila. Yes. So yung mga sinusulat nilang kanta as composers, yung mga kinakanta nila, pinagdadaanan talaga nila. At alam nilang ilabas sa kanta nila yung kanilang inaawit. Diba? Hindi po kamukha nila sa Manila. Oh yes, siguro, napapakita nila sa atin, nagaganda sa music nila. Pero sa totoo, hindi naman talaga sila nangyari. Hindi naman talaga sa kanila nangyari yun. They talk about poverty, they talk about politics and whatnot. And they don't really experience what we experience here. Unlike tayo dito sa Angeles City, tayo dito sa Pampanga, tayo mga ordinaryong tao. That's what, yun yung kagandahan ng isang musikero na nanggaling sa ordinaryong buhay. You experience the true life na hindi ka komportable. And from those uncomfortable moments, yung ka nakakapagsulat, nakakagawa, nakakagugot ng tamang emosyon na ibibigay mo sa iyong kanta. Tama ba, Sir Roel? Rogel, ayan. Sir, ilang taon na ba kayong musikero? Ako? Pinamag ba daw ng Amerikano, tumutugtog na siya. Pagkapanggit na tayo nga eh. So far talaga, kami yung sinasabi natin, senior citizen na kami. Pero sir, sabi nga nila, in terms of music, wala yung pinipiling edad. Exactly. Kung kailan ka nagmamature in terms of edad, doon pa talaga mas magandang pakinggan ang musika mo. Hindi ba? Kasi kung bata ka, yung pinag-uusap mo lang, papi lang, mahal kita, mahal mo ko, break tayo, bukas tayo ulit, parang mga ganun lang. Unlike kapag ikay mature na, sumasama yung musicality mo, pati yung iniisip mo, yung pag-iisip mo, inasasali mo sa kanta na hindi lang about love ang buhay. Hindi lang about breakup ang buhay. Hindi lang about ito, di ba? Yes, Ang dami-daming tema pwede natin dalakayin sa buhay. Na alam natin na sila. Okay, kasama din po natin ngayon ang ating Board of Trustees, si Sir Jun Gito. Yes. Sir Jun, magandang umaga sa inyo. Kamusta po, Sir Jun? Mabuti na po. Kayo po, anong talent niyo kumbaga? You sing, you play the drums, or you play the guitar? Ako ay gitara, mga kanta, saka nakakapag-arrange ng music. Wow! Looking for an arranger! Kasi yes sir, ano bang mahili mong kantahin? Yaman din lamang na pasayahin natin itong umaga ito. Pasama na yung sapon. Isang ano yan. Sa totoo lang, ano, hindi nila ako masyadong kilalang-kilala sa Jun Gito. Eh, no? Mas kilala nila ako doon sa Angeles. Eh, ano, eh. Ang inaayos nila sa akin ay Jun Latte. Ay! Kayo pala po yun! Jun Latte. In short, siya yung George Benson. Oh! George Benson, Stevie Wonder, ganyan. Pagpasama lang po ng isa Stevie Wonder dyan. Pagpasama lang, okay. This is a love masabi. Sino pa lang sabing sumasama sa edad ang boses? Hindi. Sa totoo lang. Mas maganda ba yung boses nyo kay Rico J. Puno? Hindi naman ako matanda eh. Tumatanda pa lang. Okay. Maraming salamat, Sir Jun. Galing mo talaga. Oh. Lulusan ka pa, Sir Jun. Okay, kasama din natin si Sir Dennis Vera Bernasia. Bernatia. Good morning, Angeles. Wow! Pan-DJ ang boss. Ngayon po mga pan-DJ? Oo! Mukhang mamawalan na tayo. Okay, kumbaga, parang tayo yung mga boss natin kinombad rin. Sa kanya, buong buo. Sir, maganda umaga sa inyo. Wow. Magandang umaga. Ay, siguro I assume na yaman din namang na magandang boses niyo, siguro drummer po kayo. Drummer namin eh. Ay, mamaya kakausapin natin si Sir. Okay, sir. Kayo naman po, anong sa tingin niyo pinaka magandang
advokasya na maaaring ibigay ng inyong organisasyon sa ating mga musicians? Tulad nga nung nasabi namin ngayon na sa meeting, yung welfare ng mga musicians, ang talagang pinupunto namin dito. So, matagal na napabayaan ang industriya ng mga musikero dito. Kasi nga, yun, nabanggit ka nila ni Celtres, hinihirap. Kuminsan, atanda sila, ibang benefits. Walang benefits yung mga musikero dito eh. Yung nga hinahap niya yung karit sa mga sumari sila para magka-benefits. Yung isang, mababalitaan ko, maka-hospital ang mga musikero, parang tumutulong. So kami dumadamay talaga. Even though ganito lang kami kabata, gumawa ka bata, marami na kami natulungan sa mga musikero. With our own pockets. Grabe yun, nag-ano kami, nagtsatsapa-tsapa kami para matulungan lang. Misan makahilbeng ko, dumamay lang kami doon sa lamay. Ibig sabihin po itong ginagawa niyo, it's been a long time here. Parang what you did is you just placed a name or a face on the organization. Exactly. Pero yung barkadahan niyo at pagsasamahan niyo, matagal na talaga siya. Oo, matagal na dyan. Okay. Thank you so much. Oh, syempre kasama rin natin ngayon si Sir Erickson de la Rosa. Okay. Sir Erickson! Magandang umaga sa iyo. Magandang lalaki sa mata ko. Sige na nga, okay na. Sige na. Sige na po, ipupush natin yan. Magandang good morning, magandang good morning po sa inyo. Kaya naman sir, ano pong instrument ang inyong piniplay? Umahawak ako ng process ko. Umahawak lang? Microphone sir. Okay. Napapansin ko kasi, parang, at nangihinayang din ako. Sa ating mga mas nakakatanda ng musicians, sorry po ah. Hindi naman sa, it's just an observation tsaka nakakalungkot lang isipin na yung ating mga older musicians, na magagaling naman talaga, let's say for example, mga pulosador. Ang ating mga pulosador, they're very talented, they have very good material, katulad yung sinabi ko sa inyo kanina. Hindi lang about na bang sinasabi nila, ang tinatala kayo ng mga kanta nila. Hindi lang din comedy sila magaling. It's life. If you've listened to Pulosas and whatnot, pero kapag hinaya lang sabihin na umikita lang sila siguro ha, pero hindi ko nila lahat kapag ka-election. Magmagawa lang ng jingle, kapag gusto mo sa mga campaign period. Parang, kailan lang naman dumarating yung election eh. It's just every three years. Yeah. Diba? Parang, bakit hinahayaan po natin sila na doon lang nila ipakita ang kanilang mga talento sa musika? Well, in fact, they could also perform in bars. Diba? They could also do their act there. As especially, sila yung mga Kapampangan at ang Pulosa ay isang maipagmamalaki natin as Kapampangan that we have this art sa Pilipinas. Yes. Diba? Na hindi naman nagagawa ng iba. Kumbaga, uso ngayon sa mga kabataan, flip-top, rap, sila talaga ang parang masasabi natin na pumunta rin po ka sa flip-top, yung mga abra-abra, yung mga nagra-rap-rap, sa YouTube, million-million mga views na. Yung mga ginagawa lang nila, nagkukutsaan na yung mga physical appearances nila, akit-akit mo, ganyan ang ginagawa mo, ganyan-ganyan. Eh, ganun din ang ginagawa ng Pulosa, pero ang ganda sa Pulosa, it's... Bakit sa akin ka nakatingin? Sorry ah. Dali, banglat ako. Diba, yung sa Pulosa, it's also spontaneous, tulit-tulit, dire-diretso. Pero iba-ibang topic ang tinatalakay niya. Diba? Yes, sir. Sir Galoy. Actually, yung Pulosa, yan ang originality ng mga musician dati dito. Mm-hmm. They are the most, one of the most talented. Imagine, kakanta yan at the instant, ano? Mm-hmm. Yes po. At the instant, kumakanta yan, tinitingnan ka yan, pero naka-rhyme yan, nasa tamang sukat yan, at that moment. Walang isip-isip yan, dire-diretso ka niya, hindi magagawa ng ibang nationality yan. Mm-hmm. So, gusto kong i-acknowledge yung mga kumakanta ng Pulosa natin. Isa yan sa mga nakakabit na hindi masyado tinitingnan nila. Gaya na sabi mo, nagagamit sila once in a while only. Pero actually, one of the most talented yung mga ganyan. Yes, I agree. Just imagine, nagkikita mo sila, kanya, kumisa magkikita mo sa mga nagiinuman ng kakanta-kanta yan. Pero dumaan ka lang kung paano ka lumakad, kung ano yung looks mo, naka-rhyme na yan. Yes. Ayun, hindi na pinag-iisipan pa yan. Kagaya ng ibang composer,
pag-iisipan pa talaga kung ano dito, paano yung rhyme nito. Sila hindi. At the instant, nandun na yan. Kanya, very, very talented yan. Kung paano nagkaroon kami ng mini concert dito? Parang dry run lang dyan sa... Blue Ranger. Dyan sa isang club dyan. Dry run lang. Subukan namin. At nag-imbita kami ngayon ng mga guests natin. Doon nila nataman, ama, meron pa tayo mga musician dito na marunong. Magagaling. Kasi hindi nga naka-expose. Actually, yung sinasabi mo kanina, they're from Manila, ano? Mm-hmm. Eh, yung ibang banda nga natin, nag-migrate lang sa Manila. Mm-hmm. Dito nila kinuha? Dito nila nang galing, kagaya nung si Plurante. No? Si Plurante nang galing dito. Pagkatapos ng Manila, lahat ng mga sinusulat ng Plurante, galing sa puso. Mm-hmm. At experience niya dito. Mm-hmm. Ganon, marami tayong mga talented na musician dito. Mm-hmm. Na hindi na talaga naka-expose. Ngayon, sa aming kaso dito, ngayon, sinasabi namin, ginagawa namin ito for the younger generation. Mm-hmm. Kasi meron tayong mga drugs ngayon, mm-hmm. meron tayong mga ganitong bagay na pag hindi natin naagapan yung mga kabataan natin, mm-hmm. ano mangyayari? Doon sila kakabit. Correct. Ito yung isang tinitinanan ko ng guild. Para nga noon, kami nga, nasasabi namin, kagaya ng kanina, itinatayo namin ito at tapos iiwanan namin sa kanila. Mm-hmm. Sila na. Ganun lang yun. Sila kasi senior citizen na yun. Music Guild Incorporated. Para magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan na nasa Lanta sa Yolanda, which is a very good gesture na rin para ipakita ng ating mga ACMGI kung ano yung mga gawa ng musika para sa ibang tao. Ang musika po hindi lang sa simpleng napapakinggan at ini-enjoy. Ang musika ay makapagbigay din ng inspirasyon at tulong na rin sa ating mga kababayan. Sir, imbitahan niyo naman po sila na samahan tayo this coming December 20 sa ating benefit concert, Sopantala benefit concert. Okay, tinatawagan ko po lahat ng musician dito, yung lalo ng mga member natin, at saka yung hindi member, mm-hmm. magtulungan tayo. Sumakta mo po, baka nito maging successful po yung ganagan ng event ay ni, bang makasakta mo at ma-recognize tamo. Dating tanong po, akilala din kaya katamong Angeles City Musician Guild at malagwata na mo po kanitang magipag-salita, masiganino ka rin kaya katamong akilala, kaluguran, baka mo pong umidinan chances dahil kaya katamong anak masyado maka-expose ngayon eh, ang puretang kaya katamong dating musician ma-recognize na po. Ito po yung number one, Ken. Nakata po mong musician, Katie, Ngeni, at yun na lang po kay Metro Lele. Bala mo po kanini, anapin Mr. Dan Conception. Susuport tayo po, Kenny. Uli na po bala mo. Yung gagawin tingin tinulad niya po kitang Moel Pan. Mm-hmm. Itang detang mo Moel Pan, artista lang po rito. Itang Kenny, bilang musician, mm-hmm. Tala po nakakalimuan detang kikatamong dating musician na musikero na natitigtig ngayon yung makalele na lamo. Doon din Miss Swerte, datang ngayon Miss Swerte, i-recognize talaga. Mm-hmm. Actually, mayroon po kami pinaplano dyan. Yes po. Isang araw, siguro, pinag-uusapan namin, bigyan sila ng recognition. Yung lahat ng musician dyan na tumanda na dyan. Pag nakakausap namin sila, kagaya kanina, mayroon pa lang ang kausap, ang sabi niya, hindi na pwede. Uh-huh. Sabi ko, hindi naman kita pinapatugtog eh. Uh-huh. I-recognize niya Sabi ko sa kanya, bilang a musician and musician by heart. Kasi a music, hindi mo naman magdadaya yan. Yes, correct. Ano? Ang music talaga, hindi lang sa ulo yan, karamihan sa puso yan. Correct. Yun, yung feeling mo, may kakanta nga dyan, pag kumanta, iiyak ka pa eh. Mm-hmm. May kakanta dyan, mapapatawa ka, mapapaindak ka. Mm-hmm. Yun ang music. Mm-hmm. Kanya, yun, isa sa plano namin yun. Yung lahat ng musician dito na i-recognize namin. Mm-hmm. So, please lang po, supportahan natin ito. Lahat ng members ng Angeles City Musician Guild at saka yung mag-member pa lang, please lang, supportahan natin itong
So Pantala. So Pantala, sumabta mo po keng project ini. Registration. Okay. Talagang saludo naman tayo sa ating mga musician. Kasi ako naniniwala ako no, you guys are octave, an octave higher than us. Yes, correct. Of course, of course. Magka-musician na. Ako po ay isang frustrated piano. I studied piano po dati kasi hindi ko na po. Okay, Sir Taloy, Sir Rogel, yeah. Sir Jules, Sir Dennis, yes. Erickson, and Sir Eddie Garcia. Yes! Nakausap eh, susunod dapat makausap. May solo siya. Nagtatago siya sa webcam eh. Baka daw makita siya pag... Anyway, Angeles City Music Guild Incorporated, maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. Okay, maraming salamat po. Ladies and gents, it is now 11:14 at the clock. Time check brought to you by Tide. Bossing sa kapatihan, magbabalik pa rin po. Ang music gourmet, ito lamang sa GB99.1. Your good vibes. Yes.